Magandang gabi po sa ating lahat, mga kamisyon at kadiwa kay Kristo. Tayo po ay nasa ikatlong gabi ng ating panalangin, the prayer of an act of contrition. At muli ko po kayong iniimbitahan na magpatuloy sa ating pagdarasal sa ating 30 gabi na ipinangako sa ating Panginoon na gagawin natin hanggang sa matapos yung 13 nights sa panak of contrition. So, ngayong gabi po, bago ang ating reflection, no, muling iniimbitahan ko ang mga kakapanood at nakakapakinig ng video na to sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating virtual facilitator sa ating FB page. Kung nais nyo po at may oras po kayo, pwede po ninyong i-follow. So, i-update ko lang po kayo na meron na po tayong 272 followers sa ating FB page at meron na rin po tayong 31 subscribers sa ating YouTube channel. So, talagang blessed na blessed tayo ni Lord sapagkat pinagamit ng instrumento ang social media upang maging konektado tayo maging sa Kanya. At tandaan po natin, mga kapatid, na kapag ginagamit tayo ng Holy Spirit upang ibalik ang ating malalim na relasyon sa Panginoon, hayaan natin siya na mag-manifest sa ating buhay. Hayaan natin siya na mag-manipulate. Huwag natin pigilan ang Diyos na makialam sa ating buhay. Ito ay isa sa mga kinatatakutan natin. No, ito ay isa sa mga ayaw nating mangyari sa ating buhay, no, kapag ang Diyos ay nakialam sa ating buhay. So minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na natatakot tayo na kapag ang Diyos mismo ay nakialam sa ating buhay, may mga pagkakataon na natatakot tayo at nawawala tayo sa ating focus upang makapagbigay ng inspirasyon muli sa Kanya. Simulan na natin ang ating reflection. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kadalas sa buhay natin, no, kapag tayo ay nakaramdam na feeling natin tayo ay napapalapit na naman sa Panginoon, no, at ang Panginoon palagi nag-aanyaya sa atin to empty our heart. Empty your heart. Jesus reminded us to follow Him. After our self-denial, i-deny mo yung sarili mo at sumunod ka sa Kanya. Nakalimutan mo kung ano ang meron ka at sumunod ka sa tawag ng Panginoon. Naalala ko yung kwento, yung isang kwento sa Bible, no, about the story of the young rich man. At tayo'y pinapalalahanan ng Panginoon doon, no. Jesus looking at him, sabi niya, he loved him and said, sabi niya, you lack one thing. Go sell what you own and give money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ganun ba kahirap sa atin, no? Nakalimutan na yung naibigay sa Panginoon ang ating buhay. Gaano ba kahirap sa atin na kalimutan at daligdan ang mga makamundong gawain natin dito sa lupa para sumunod sa paanyaya ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Marami sa atin ang ganito, mga kapatid, mga kamisyon at kadiwa kay Kristo. Marami sa atin ang dahil sa focus natin sa trabaho, focus natin sa pag-aaral, may mga pagkakataon na nakakalimutan na natin ang Panginoong Jesus. Wala tayong oras para mag-serve sa Kanya, lalong-lalo na wala tayong oras para manalangin at magdasal sa Kanya. Dahil ang focus natin ay nasa mga gawain natin dito upang tayo'y mabuhay, upang tayo'y makasurvive. O kaya naman mga gawain natin tulad ng trabaho, pag-aaral, gawain sa bahay, no? Minsan, yung mga gawain na to, ito pala yung nagiging reason at nagde-detach sa ating relasyon sa Panginoon. At yung detachment na to o yung paglayo natin sa Panginoon ay nagiging isang sagabal sa paglago ng ating pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, every day is an opportunity for us
to offer even a small sacrifice for the Lord. Maglaan tayo ng konting sakripisyo para sa Diyos, kung saan ang Panginoon mismo, 'di ba? Kung ang Panginoon nga mismo inalay niya ang kanyang sariling anak na si Jesucristo, no? John 3:16, he offered his own son, his own beloved son for us, who suffered, crucified, and died on the cross for us to be forgiven from our sins. It was a mysterious event that happened in the life of our Savior. Kaya ang paanyaya sa atin ng Panginoon, do likewise. Gumawa rin tayo ng mga mabubuting bagay at ialay din natin ang ating sarili para sa Kanya. Pero sa paanong paraan tayo mag-aalay? Paanong paraan ba natin ialay ang ating mga sarili? Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras, pamamagitan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya. Empty our hearts and offer it to God, who empty his own heart before us. So to empty our hearts means to purify our soul. And a perfect imitation of pure love of our Savior Jesus Christ. No, kung ikaw feeling mo hindi ka pa feeling mo sobrang dami mo ng kasalanan, sobrang dami mo ng pagkukulang sa Kanya, pero ikaw mismo, no, wala kang oras para humingi ng tawad sa Kanya. Kailangan linisin mo muna 'yung sarili mo, no. You have to empty your heart, 'yung mga bigat ng nararamdaman mo, mga sama ng loob sa puso mo, yung mga galit, kasalanan sa puso mo, kailangan alisin mo yan para makasunod ka sa Kanya. Doon tayo nahihirapan. At ito ay isang paalala sa atin, isang pagdinilay sa atin. Are you willing to empty your heart for the Lord? If yes, anong mga hakbang ang handa mong gawin para sa Panginoon? Emptiness of heart needs faith, but faith without work is dead. So dasalin na po natin ang panalangin ng pagsisisi. Oh my God, I am heartily sorry for having offended thee. I detest all of my sins because of their just punishments, but most of all because I offended thee. My God, who art all good and deserving of all my love, I firmly resolve, to the help of thy grace, to sin no more and to avoid the near occasions to sin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso. Ama, ibigay po na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kaniyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buon niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon. At nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko,
Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaraon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinaggan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang mga pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay kaya't lumabas ang kanyang ama. At inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nung dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat po mga kamisyon at kadiwa. Good night. Kita-kita po ulit tayo bukas.